Hello mga katusens, welcome sa ating channel. So today, gusto ko sanang i-introduce sa inyo yung KuCoin.com. So KuCoin is a global crypto exchanges na nagpo-provide ng madaming trading options sa milyon-milyon nitong user. For example, meron silang spot trading, may margin trading, meron din silang futures, P2P trading, meron ding lending, staking, meron din silang trading bot. So yung mga AI, isa-isahin natin yan later guys. So maganda kasi gumawa ng iba't ibang accounts sa mga iba't ibang exchanges kasi may mga tokens or coins kasi na available pa lang doon sa exchange na yon na hindi pa lumalabas sa ibang exchanges. So, mauuna ka. Kumbaga sa ano guys, una ka nakabili bago pa lang yung mga, for example, yung mga sikat pa na exchanges. Mga ganon. Bago pa lang malis dun sa kabilang exchanges. So, maganda magkaroon ng multiple accounts sa iba't ibang exchanges. Tsaka, kahalagahan din ito guys. For example, bibili ka ng isang token na available lang dito sa exchange na ito. Di mo na siya kailangang i-swap. Diba? Kailangan mo pang ilabas. For example, bibili ka ng isang token, iCoin. Ilalabas mo siya, then pupunta ka sa isa mga swap. Mga, for example, pancake swap. Kailangan mo pa siya doon i-swap. Pero may mga exchanges kasi na direct mo nang pwede mabili doon sa kanila. Then, if wala pa kayong account dito sa KuCoin guys, pwede nyong gamitin yung link ko. Ilalagay ko na lang siya sa description box below. Tara, simulan na natin, guys. Guys, pwede kayong mag-sign up dito sa KuCoin gamit yung link sa baba. So, first, pwedeng buy a phone. Ilagay nyo lang dito yung phone number nyo. Then, send code. Pag pinindot nyo na itong send code, dadating yung code doon sa phone number na nilagay nyo. Then, ilagay nyo lang, i-type nyo lang dito guys kung ano yung pinadala sa inyo ni KuCoin. Tapos mag-set kayo ng password and then baka naman guys, pwedeng ilagay nyo na din yung referral code ko dito. Ilalagay ko na lang din siya sa description box below. Tatanawin ko na maraming malaking utang na loob yun sa inyo guys. Maraming salamat. And then, pagka meron na kayo, click nyo lang yung sign up. Then, magkakaroon na kayo ng KuCoin account. Then, punta lang kayo sa profile nun para makapag-upload kayo ng mga documents na mga proof of ID, proof of residency, para ma-verified lalo yung account nyo. Para mas madaming trading options yung magawa nyo sa account nyo. So, ngayon, ilalagin ko lang yung account ko, guys. Punta ako sa login option kasi meron na akong account dito sa KuCoin. Once na makapag-sign up na kayo guys at meron na kayong account sa KuCoin, magandang gawin nyo guys is pa-verified nyo agad yung inyong account, i-upload nyo lahat yung mga kailangan i-upload. Then next, puntahan nyo agad yung account security guys. Ilagyan nyo na agad ng number, phone number, lagyan nyo agad ng email nyo, lagyan nyo agad ng Google Authenticator para talaga yung security level mataas. So, medyo secured kayo dun sa account. Alam nyo naman sa mga internet, usong-uso yung mga hacking. So, para din sa atin yan. Next, maganda din yung KuCoin kasi very competitive siya in terms of trading fees. Mababa din yung kanyang, pag nagtitrade kayo, pag nagbabuy or sell kayo sa KuCoin, napakababa ng kanyang trading fees. Complete na lahat yung mga kailangan nating gawin. Alam kong gustong-gusto nyo nang bumili ng mga favorite coins nyo. So, madami tayo mga options para bumili. For example, dito sa Passbuy, mga credit debit card, pwede yung mga Visa, Mastercard, P2P trading or peer-to-peer trading. I-discuss natin yan later at meron ding third-party app. For example, kinilig nyo itong fast trading, pili lang kayo dito ng mga coin na gusto nyong bilhin. For example, BTC or Bitcoin, Ethereum, and USDT.
USDT is considered a stable coin, or parang katumbas ng halaga ng isang USDT is isang dollar. Parang ganun siya, guys. Then, ilagay nyo lang dito kung magkano yung amount na gusto nyong bilhin. And then, advice ko dito, USDT na lang din. Dollar, US dollar. And then, click buy. Pag kinlik nyo yung buy USDT, guys, idalagay kayo dun sa kung magkano magiging conversion, magkano yung magiging price, and then, payment method. Method. Kung ano yung mode of payment na manyayari para mabili mo yung coin na yun. Tapos, ilalagay mo lang yung card details mo, ganyan, and then, confirm lang, guys. Then, once na okay na yun, guys, meron ka ng USDT at makikita mo yun dito sa assets. Tapos, makikita mo siya sa trading account kasi direct siya, parang spot trading. P2P naman kayo, bumili ng inyong USDT. Then, P2P, pupunta kayo nito dito. So, merong buy, pwede, merong sell option. Kung pwede kang, for example, matagal na yung account mo, pwede ka na mag-post ng mga advertisement, ikaw magsiset ng price, ikaw yung, kung magkano lang, yung minimum na pwede nilang mabili, and maximum na pwede nilang mabili, pwede ka mag-post ng advertisement mo dito. For example, guys, si Dave Trade, kung bibili ka, by the way, guys, yung USDT dito, pwede nyong palitan dito ng PHP. Punta tayo sa PHP, kasi pesos yung pambibili natin. So, dito, for example, si GCash Paymaya BPI. Ang isang USDT ay nakakalaga ng 51.75 pesos. Ang kanyang limit is, pwede kang bumili sa kanya ng nag-start sa 500 hanggang 3,000 pesos. Ang available na pwede mong bilhin sa kanya is 1,442 USDT. For example, si Mabilis naman, ang available na binebenta niya is 543 USDT. Pwede kang bumili sa halagang 500 pesos hanggang sa halagang 3,000 pesos. Ang bawat isang USDT ay nagkakalaga ng 51.76 pesos naman kay Mabilis. Pagpalikta din naman natin siya ngayon, guys. For example, meron kang USDT. Once nakabili ka na ng inyong USDT, punta lang sa asset, then main account. If magte-trade ka na, kailangan mo kasing ilipat yon sa trading account. So, kumuha ka lang ng portion na gusto mong i-trade at i-transfer mo dito sa trading account. If gusto mo naman mag-futures or yung mag-leverage trading, pwede ka mag-transfer ng inyong USDT papunta dito sa futures account nyo. Kung baguhan ka pa lang sa trading, hindi siya advisable na pumasok agad sa futures. Tsaka siguro very limited amount lang muna, just in case na gusto mo talaga siyang subukan, mga 10 USDT is enough, I think, para matry siya. Sa leverage trading, gumagamit 2 times, 3 times, 5 times, hanggang 100, 125 times. It depends dun sa token or coin na i-trade mo. Ngayon, guys, punta na tayo dito sa spot trading. Click lang natin yung spot trading. Dito, guys, sa spot trading, yung regular trading lang yung magbabuy ka sa lower price and then magsisell ka sa lower price. Pero dito nga sa trading, di mo alam kung ito na ba yung pinaka lower price or magdi-dip pa, ito na ba yung time to buy, time to sell. So, very unpredictable pa rin talaga. Kaya, sa spot trading, very very safe siya para sa pag-hold ng mga token. Compared dun sa pag nag-futures ka na
medyo malaki yung, sobrang taas yung risk niya compare sa spot trading. Kasi doon kasi naggagamit ka ng leverage which is 5 times, 10 times, 20 times, 100 times hanggang 125 times. Dito kasi guys, sa pag-hold lang ng ano, wala namang ano yon, wala namang kaso yung ganon. Pero sa futures trading, medyo malaki kasi yon kasi may fee and then mabilisan lang mabiliquidate yung mga account pag ganon. Pero malaki din yung reward nun. So high risk, high reward tayo doon sa pag-futures trading. Dito sa spot trading, medyo safe lang tayo dito guys. Then for example, BTC, ito yung chart ni BTC. Click nyo lang yung dito. So wait lang guys. Lagay lang natin. So, pagbibili ka dito sa spot, lagay sa limit, click limit, then magkano, then amount. Pag na-reach ni BTC yung ganong amount, ganong price, mabibili niya na yun automatically. Pag pumunta ka naman dito sa sell, maglalagay ka ng specific, for example, current price ni BTC is 37,960. Pagka umakyat siya ng 38,000 US dollar per BTC, automatic masisell na yung BTC na hawak mo or binibenta mo. Yun yung sinasabi natin na limit. Pag sa market naman guys, market mo, yung kung ano yung price ngayon ng market, yun din yung amount or yung price na mabibili mo at this moment. Automatic agad yun. Ganon din sa pagsisell. Kung magkano yung price ngayon, ganon mo siya maibibenta. Mabilisan lang talaga. Dito naman sa spot limit, guys. Okay. Parang ganon din, magsiset ka din ng mga price. Kung kailan mag-i-stop, kailan yung mag-ano yung market. So, ganon. Maglalagay ka lang mga stop. Parang just in case na hindi ka lagi nandito ito or nakaharap sa mga chart or di ka lagi nakatingin, applicable siya sa mga busy or mga merong full-time work. Maglalagay ka lang feeling mo dito siya may hit or okay ka na dito sa ano sa price na ganito, automatic sell na siya pag na-hit 'yon kahit wala ka, kahit basta iset mo lang siya. Pero sa market kailangan ikaw mismo yung pipindot, automatic ngayon na 'yun magse-sell, ngayon na din siya magba-buy. Lipat naman tayo guys sa wait lang guys. To borrow tokens or coin. Yung margin account guys, yan yung, for example, broker or crypto exchanges lends the investors money. And then, otherwise, they can buy coins or tokens with available cash in their account. Then, meron din tayong trading booth. Napakasikat nito ngayon sa KuCoin, yung trading booth. So, para siyang robot. Meron ng AI parameters, pero meron ding customize. So, pwede kang gumawa ng iyong mga, ano, for example, magsiset ka ng mga parameters para, just in case, automatic magbabay, automatic. So, para siyang robot talaga. Gagawa ka nito. Pwede ka gumawa dito, guys. So, pwede ka gumawa dito sa spot. Magkikreate ka ng robot. Yan, recommended for newbies. Pwedeng-pwede, guys. Yung highest APR niya today is 13,800%. Tapos, yung bots is 4,900. Almost 5,000 din yung bots nun, guys. Dito naman sa futures grid or shorting. O, yan. Pwedeng gumawa ng bot. So, medyo yung mga advanced na dito. Yung pwedeng gumawa dito, guys. Medyo advanced na. Tsaka futures guys, medyo delicate tayo dito. Then, highest APR niya, APR or yung interest nito is 24,765. So, napakaganda guys. Very high, tandaan lang guys, high risk, high reward. So, yung bot niya is 596,000. So, almost 600,000 din guys.
Yan yung kagandahan dito guys sa KuCoin. May mga robot-robot o mga AI, yan mga profits, pwede natin yan gumawa, pwede tayong gumawa ng panibagong video regarding dito sa trading bot ni KuCoin guys. Just comment down below lang if gusto nyong malaman din about dito sa trading bot natin. Aalamin natin yan together. Then next, pwede dito, meron din si KuCoin yung mga KuCoin earn. For example, yung mga interest, parang time deposit guys. For example, meron kang USDT. Yung USDT mo, hindi mo pa siya ginagalaw, pero naka-hold lang doon, naka-stay lang doon sa account mo. Gusto, para mag-generate ka ng another passive income, pwede mo siyang ilagay doon sa KuCoin earn. For example, dito meron kang USDT, ang APR niya is 9.45%. Today yan ha, kasi syempre nag-iiba-iba yung APR niyan every day. So today, 9.45% ang APR ng USDT pag in-stake mo siya ngayon. Then, iba-iba din yung mga percentage or interest dito depende sa coin na gusto mong i-stake guys. Meron din silang promotion, 40%. Ayan, iba-ibang mga coin, tokens na available na pwede ka mag-subscribe. Tapos may mga dates dito kung kailan matatapos yung subscription. For example, gusto mong Polkadots dito, subscribe ka lang guys. Pwede, gusto mong Ethereum. Iba-ibang ano dyan guys kung saan mo gusto or ano yung ding available na coins na meron ka. Yun lang yung pwede mong i-stake. Di ka pwede mag-stake nang wala ka namang coin. Then, for example, naka-lock staking siya guys. Pag lock staking guys, for example, 30 days, 60 days, 90 days, dun mo lang siya pwede makuha. Pero pag in-advance mo ng redeem yung token na yun, mawawala yung interest na nag-gain niya nung in-stake mo. So, maganda kung tatapusin mo sana yung staking mo pag nakalock. Pero pag flexible naman guys, anytime pwede mo siyang alisin yung coin na in-stake mo, pero medyo mas mababa yung APR niya or yung interest nun pagka flexible staking naman. Siguro yun na lang muna guys for today. And then if meron pa kayong mga suggestion or ano sa ating channel, please click nyo lang lagay nyo lang dito sa comment box natin para mabasa natin and then magawa natin ng response or magawa natin ng panibagong videos. Maraming salamat guys. At kung nagustuhan nyo tong ating channel, please hit the subscribe button para malaman ni YouTube na maganda tong mga videos na pinapalabas natin sa ating channel. Maraming salamat and thank you for watching.